What's up guys, welcome to my YouTube channel. So andito po tayo ngayon sa kanyang maliit na store, pero kumikita po yan. Ma'am, baka pwede po kayo magpakilala. Di ba dapat di ka nagpapakilala sa akin? Oo nga pala. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Mapalad po tayo ngayon at pinaunlakan tayo ng ating guest na walang iba, si kundi si Ma'am Giselle Gabinete. Well, ma'am, may konti po kaming katanungan, ma'am. Ma'am, gano'ng katagal na po kayo sa ganitong hanap buhay? Sa online, 3 years na. Pero sa beauty product, 6 months pa lang. Paano nyo po sinimulan yung ganitong negosyo, ma'am? Yung sinimulan ko yung ganitong negosyo sa online, hindi specific sa beauty products, ha. Nagsimula ako sa online kasi maraming supplier na nag-offer. Kaya lang, nung una, sa online, pag RTW kasi, maliit yung tubo, tapos matagal dumating yung item. Kaya, mabagal. Tapos minsan, maraming supply. Pero dito sa beauty products, December 1 lang ako nag-start. Ang kagandahan dito, once na mag-entry ka, the more na mas mataas yung position na pinili mo, mas mababa yung presyo ng paninda mo. Tapos kumbaga yung wholesale po, no? Mayroon siyang distribution kasi na sinusunod. Paano niya po na-discover yung ano? Sa online din, mga nagpo-promote ng business. Ba, pag may nakita kang looking for distributor, looking for provincial distributor, igagrab mo yun. Igagrab mo yung mga slot na yun para ibigay sa'yo. Tapos pagdating ng stocks, ang iba saka mo babayaran. Ang iba naman, babayaran mo muna. Bawi pa pala. Dati po ba, ganito na rin po ka dami yung inyong paninda? Hindi. Kasi sa beauty products, nagsimula ako sa tatlong set. Kasi pag reseller ako nagsimula. Pag reseller ka kasi, magsimula ka sa minimum of 3 items para maka-discount ka. Tapos, siyempre, parami, naging 6, 10, 100, ngayon, libuhin na. Kasi marami na yung reseller. Ano po yung mami na ano, yung pinakamahirap na nakasagupaan yun sa ano, ganitong ano? Na-encounter niyo po sa ganitong business? Yung disadvantage sa ganito? Opo. Yung competition. Yung kompetensya na mga katulad mo rin na online seller na nang babagsak presyo. Yung mga unauthorized na papasok sa area mo. Direct ka sa owner. Yun yung pinakamahirap. Kasi, bawa, may sinusunod kang price, yung standard price ka na sinusunod. Tapos yung mga unauthorized papasok sa area, bibigyan sila ng mas mababang presyo. Siyempre si buyer o si reseller, lilipat doon kasi mas baba. Yun po pala ang pinakami. Opo, yun ang una. Ay, ibig sabihin may pangalawa po? Pangalawa, puhunan. Puhunan. Kailangan mo na maraming stocks, marami kang buyer, marami kang reseller, pero pag kulang ka sa puhunan, hindi mo rin may provide sa kanya. Pero sa umpisa, pwede mo magsimula kahit ano lang? Kahit kung pwede ka magsimula kahit walang puhunan eh. Payment first. Payment pre-order. First. Pre-order, oo. Paano po yung ginagawa nyo? Kinukuha nyo? Pre-order, post ka muna ng mga product, ng mga item, then ipunin mo yung order. Pag naipon mo yung order, ipunin mo yung payment, mag-ano ka na, schedule ka ng cut-off, kunin mo yung payment nila, then bibili ka sa supplier, bago mo ibibigay yung item doon sa buyer. Nakuha mo na yung pera. Nakuha mo na yung tubo mo. Oo, magaling, magaling. Di ba ma'am, teacher po kayo? Okay. Teacher pala ako. Ano po ba yung mas malakas, ano, pinagkakakitaan nyo? Yung pag-online seller po o yung pag-teacher nyo po? Siyempre, yun sa online kasi di ko naman ipagpapalit yung pagtuturo sa pag-online kung mas malakas doon eh. Ay, ibig sabihin ma'am, di na po kayong tuturo ngayon? Yung pagtuturo ko na dapat yung profession ko, yun na lang yung part-time ko. Ito na yung source of income ko. Pinaligtad ko lang, pero hindi ko iniiwan. Siyempre, may lisensya ako doon. Sayang ako. Ano po yung ma'am yung mapapayo niyo po sa mga gusto pong magsimula ng ganitong business? Mapapayo ko sa mga gustong mag-online, sa mga gusto magsimula ng business kahit walang puhunan,
Lalo na sa online selling kasi sa negosyo talaga ngayon, pinaka mabilis mag-boom yung online selling. So, nag-predict na yan ang mga ekonomista na pinakaraan ng mga nag-aaral sa mga ganyang ano. So sa online po talaga na palakas niya po yung ano niyo? Sa online talaga ngayon malakas. Sa kahit anong aspeto online talaga malakas. Kasi ang may papayo sa kanila, consistency. Hindi yung mag-decide ka ngayon na mag-business, mag-post ka ngayon, bukas wala na naman, sa sunod wala na, post ka na naman ulit. Hindi. Pag sinimulan mo, tuloy-tuloy mo. Kahit pa ulit-ulit ang post. Kahit walang nagla-like sa post mo. Kasi may messenger naman, ingandun yung pihan. Yun po pala ang sikreto. Kasi ang buyer, hindi yan sa paranihan ng likes, nandun yan sa messenger. Ma'am, last na po na ano natin, kung mayroon pong mga iba pong hindi pa po ako natanong, ma, saan po kayo pwede tanongin, ma'am? Pwede po bang maging consultant po kayo o ano ma'am, po? Sa ano, sa Facebook page, ang pangalan ko doon ay TPC Giselle Cabinet. Pakita ko na yung profile ko sa camera po. Mo ah. Hanapin nila ako. Ayan, nila ang dayang ID. Ayan yung Facebook page ko. Number po ma'am, may number po kayo kung sakaling may gusto mag-order po dito sa ating malapit sa El Nido, Palawan. 0919-717-285. So, yun lang po ma'am, maraming salamat po at pinaunlakan nyo po kami sa ano, salamat, sir. Yung mga taga-subaybay po natin. Shoutout muna po kay Suwiro Wong at kay Jet Rase na nagsabi na legenda po natin ng intro yung ating mga video. You're the same, told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain, welcome all to my domain.